listeners, welcome once again to our Faith Food Friday Live on Facebook. Magandang gabi, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan lahat. Once again, I am Brother Ody Romance from the hand of the Sower Catholic Community, and I'm greeting you everyone. I hope you're having a great day, a great time of your life in spite of all these difficulties and limitations of the pandemic, no? Text nyo na po yung iba, no? Text nyo na yun yung mga kapatid, mga kapamilya, mga ka-community. Kasi mamaya may talakayan tayo. At ngayong gabi, yung ating talakayan, yung questionnaire. Remember, we had questionnaires last time. Nandito lahat. To, nandito yung mga sagot nyo. Ang laking tulong. Of to, syempre, marami sa atin common, no? Common suggestions to make communication in the family better. Better. So, part 2 ito, mukhang merong part 3. I was studying this week. Mukhang merong part 3, no? Mukhang merong part 3. So, the question last Friday still stands. What are your tips, aside from the ones we're going to discuss tonight, what are your tips to make family communication better? These tips may be things you're already doing or things you wish the family would do or the family's already working on. Amen? Praise God. Pray tayo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Heavenly Father, we thank you so much once again for gathering us together, especially as a family. Alam namin, Lord, nakikita mo kami ngayon, nakikinig, nanonood, yung iba naghahanda ng mga panulat kasi patuloy kaming nag-aaral at nag-aaral kami para sa aming pamilya, kung paano mas maayos, maging mas maayos, harmonious, at mas maging matatag ang samahan namin, at mas maging present ka sa aming family. Bless us this evening in our discussion, in our gathering. Open our hearts and our minds, Lord God, so that we may continue to enjoy your presence, and of course, your word for each one of us. We ask you especially to bless the young people who are watching, probably with their parents tonight. And Lord God, always give us your wisdom and your grace through your most Holy Spirit, especially in our discussion tonight. We ask this, Father, through Christ our Lord. Amen. Mary, help of Christians, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Once again, good evening, everybody. Pakibati naman yung mga katabi nyo dyan. Magandang gabi. Pakitapek, pakitapek. Pakitawag na yung mga nasa kusina, yung papatay-pata dyan. Tawagin na. We're once again going to discuss communication in the family. You know? Magkakaroon tayo ng konting review, no? Magre-recap muna tayo. Tingnan natin yung ating recap. Of course, we have established this and we should never forget this beautiful lesson. Communication is the most essential factor in fostering love and harmony in the family and with the Lord. Ang ibig sabihin dito, hindi lang lack of communication, but more importantly, the quality of communication, di ba? Kasi minsan, nandyan, magkakasama, iisang bahay, walang kakwenta-kwentang usapan. Minsan, ayaw mag-usap-usap, no? So anyway, we've talked about that last time. Of course, review, remember, there are two channels of communication, the verbal and the non-verbal. Pero syempre, naintindihan po natin na yung non-verbal sometimes includes words. Pero the words are not exactly the ones being sent as information. No? Yung tono, kasama yung tono, yung pasigaw, mga words na wala namang katorya-torya, mga, ewan ko, bala ka. Yeah. Actually, non-verbal yun. No? Non-verbal yun. Malay ko, no? Manigas ka dyan, di ba? At saka yung pagmumura. Yun, siyempre, mga ano yan. Of course, since communication is an exchange of information, we have two basic forms of communication. Remember that? The cognitive and the affective. Kaya naalala niyo last time, we should be very careful, no? Kasi minsan yung words natin, dito ang tama. Ang ganda yung usapin natin doon.
At syempre, nagtapos tayo last time, no? Doon sa apat na essential things in communication, lalong-lalo na pagdating sa family, no? Honesty, totoo, hindi nagkukunwari, hindi nagsisinungaling, at hindi half-truth, ha? Hindi nagko-cover, hindi gumagawa ng kwento hangga't maaari. Honest. Pangalawa, understanding, yung pagiging sensitive, pag-unawa. Diba, kasali doon yung, ngayon ko na ba ito sasabihin? Paano ko ba ito sasabihin? No? Sa kanya ko ba ito sasabihin? No? Sa kanya, understand, uunawain natin. Minsan, should I engage? Sagutin ko ba ito? Patulang ko ba ito? We need understanding, which is very essential when we communicate, especially with our loved ones in the family. And of course, to many others as well. Kindness. Kind words can heal. Kind words can build strong bridges. Kind words can eradicate fire. Kind words can temper anger. Huh? Pag kind ang words mo, nalulusaw ang galit, ang inis. Pag kind ang words natin. So, these are all things to practice, especially in communication. And of course, yung pagiging positive. No, pagiging positive. Kasi minsan lagi parang minsan pag nagsalita tayo laging nega, no? Minsan-minsan na nga lang mag-comment, minsan-minsan na nga lang magsalita, nega pa. Ay nako, wala yan. Nega. Nagpaplano ng maganda, excited na lahat, no? Excited na lahat, tapos biglang babanat. Hindi matutuloy yan, hindi tayo papapayagan, no? Uulan yan. Nakakabuisit yung mga ganun. Nakakainis yung mga ganun. Nega. No? Ang sarap minsan ilibing yung mga ganun na buhay. Nega. Or, anyway, so, ito yung tanong natin last time. At nakakatuwa kasi ang dami-dami po ninyo. Salamat sa mga nagsulat. Salamat sa mga nag-text ng kanilang mga tips. No? Ito, what tips do you suggest to make family communication better? Ha? Salamat po. Linista ko yung mga nagsulat, no? At ito po yung summary ng mga tips ninyo. Of course, yung iba dito, apat na tao, yung iba dito, tatlo. Okay, ito po. Pag-aralan natin 'to, maganda 'to kasi galing ito sa inyo at experiential ito, ha. Ito, number one. Nababasa nyo ba? No gadgets during family meals. No gadgets. Dapat walang cellphone, walang nagse-cellphone habang kumakain ng pamilya. Tereng! Pakisapok na po, pakipitik na sa tenga, yung mahilig ng ganon. Kung si nanay o si tatay yan, pakipitik din sa tenga. Huwag masyado malakas. No gadgets during family meals. Whether your family meals are at home or outside the house, restaurants, once we are eating together, especially as family, even as friends, no, even as friends, once we're eating together, especially to enjoy the meal better, to have harmonious chat or conversation, alisin ang cellphone. Naku, meron sa amin yan. Sa Sower's, meron ganun. Laging na dyan ang cellphone. Kasi habang nagsasalita, nakakainis. So, ang dami po, ito ang tips. Pare-pareho tayo. Kaya minsan, ang sarap kumain sa mga lugar na no wifi. Di ba? Kaya lang, syempre, maraming naiinis. O, kasi ang unang tinatanong, may wifi ba dito? May wifi ba? O, kaya ako natutuwa ako sa mga kainan na walang wifi. Minsan, nakalagay talaga, no wifi here. Please talk to each other. Okay? Imagine it's 1970s or 80s. Talk to each other. Eto pa! Set weekend bondings with the family. Ha? Ito yung mga family siguro na yung iba nagtatrabaho na yung mga anak, no? Or nag-aaral. Tapos pag weekends, talagang may bonding. Especially mga taga-abroad, no? Yung mga families na nasa abroad, UAE, no? Sa Dubai, sa Abu Dhabi, of course, kasi galing doon ito, no? Galing doon ito. Oh, ito pa. Regularly pray together. Oh, magandang nagdadasal. Lalong-lalo na yung prayer before meals. Maganda yon. Tapos yung prayer before meals, sana hindi lang yung bless us, oh Lord, and this. Sana medyo ano na, no? Pag pwede na, Lord, please bless the food. Bless those who cook this, Lord God. Diba? I-bless mo rin po yung mga walang kakainin ngayon in your own way. Please make them enjoy your blessings as well, like what we are doing now. Diba? Medyo may konti. Huwag naman yung bless us, oh Lord, and this, that. Baka naman pwedeng, ano,
but pray regularly together as a family, especially when you're happy and of course when you have problems. Not wag naman sana when you only have problems. Pag may mga promotions, pag maganda ang buhay, merong naka-close tayo ng deal, pray as a family. Ah, yan. Ito pa. Ito maganda to ki Mami Edna Fresnosa, no? At saka dalawa pang mothers. Cook the favorite food of the family, eat and laugh together. Ah, cook the favorite food. Di ba na pag-usapan natin, learn how to say thank you. Di ba pag masarap yung luto, oh, thank you. Pag hindi masarap yung luto, ano sasabihin? Please, no? Please, ma, please, next time, don't do this again. Pwede ba yun? Pwede naman yun, no? Okay. Gathering together for special occasions and sharing life experiences. Tama yun. This goes for the families na medyo may mga pamilya na rin yung inyong mga anak, no? From time to time, make sure every occasion is important. Sa family namin, sa family ng wife ko, ganun po kami, no? Diretso lagi doon sa big house. Ibig sabihin ng big house, nandun sa house ng parents, no? Punta ka agad doon. Nag-uusap-usap na anong dadalhin, anong oras, mamaya gather na doon. Maganda yun, no? Kwentuhan, kantahan, kantsawan, pinapanood yung mga old pictures, videos, tapos minsan, ayan, tatawag na ng mga masahista, tatawag na ng mga nagmamanicurista, lahat yan, kwentuhan, tapos mamaya, kain ulit. You know? This is very, very healthy for the family. Ito pa. Sabi dito, listen well. Medyo seryoso ito. Ha? Magandang suggestion ito. Dalawa ang nag-suggest nito. One from Sydney. Hi, Sydney! Ozzy! Listen well. Look at the person talking and as much as possible, do not interrupt. Ha? Yun. Makinig ng mabuti whether you are the parent or you are the children. If you ought to listen, do not talk. Listen. And as much as possible, look at the one talking. Look at the one talking. And do not interrupt. Minsan, yung mga magulang, yung bata, porque bata, i-interrupt. Huwag niyong i-interrupt. Pero may mga bata rin na masasamang ugali. Nagsasalita ang nanay, biglang ikakat. Ma! Kung ano naman. Oops. Easy. Di bagay sa inyo yun, no? Paalalahanan po yung family members, di bagay sa iyo yan. Kasi we are a Christian family. No, we're a Christian family. Ito pa, for serious matters, ha, mga seryosong usapin, pray before talking and then mean what you say what you mean. Diba? Alimbawa, medyo malalaki na yung mga anak, seryosong usapan, magdasal muna. Ha, diba? Minsan may mga magulang na kakausapin yung mga anak niya dahil sa mga decisions na ginagawa. May mga trabaho na parang may gustong malaman, pero ano, pagdasal mo muna, can I talk to you? Pero bago yun, nagdasal ka na muna. No? Nagdasal ka na muna. And of course, talk short, listen when you have to, don't talk when you're supposed to listen, but of course, talk when you're supposed to talk. No? And mean what you say, and say what you mean. Ito pa, ito maganda to, kay Francis Ramos, kasama ko sa Pag-ibig sa Diyos Catholic Community, no? Preacher din to eh. Hatid sundura ang mga bata kung pwede kasi bonding din habang hinahatid at sinusundo. Hindi lang mga bata, pati asawa, minsan, lalong-lalo na ngayon, minsan may mga tatay na wala pang trabaho, pero yung mga bata may pasok na, maganda hatid. No, hatid. Kasi sa pag-hatid, hindi ka pwede mag-cellphone. Tsaka sana naman, hindi kayo nag-gadgets. No? Pag sa sasakyan, no? Kasi minsan yung mga bata sa likod, wala nang pakialam. Minsan maganda yung kakanta kayo sabay-sabay. Minsan nag-uusap, nagkikwentuhan, lalong-lalo na kapag may nagda-drive. Magandang nagkikwentuhan tayo. But of course, do not use your phone while driving. Ito pa, no shouting. Walang taasan ng boses, no raising of voice, no shouting. At saka gusto ko idagdag dito, dapat walang nagmumura. Alright? Walang nagmumura. Huh? Yeah. And of course, there's another here. Always be kind and respectful when talking. Lalong-lalo na yung mga kabataan.
yung mga kabataan ngayon, nakapag-aral lang sa kolehiyo, sa high school, at medyo malalaki, pag nagsasalita, wala nang po. Pag nagsasalita, lagi ng padabog. Hey, come on, you're far better than that, no? Minsan, yan ang problema, no? At ang ang mga schools na pinag-aaralan, magagandang schools. Pero bakit gano'n? Di naman lumag po. Opo, wala na. Eh, kasi, ngayon, tuloy tayo, no? Communication in the family. This is our new lesson for today, no? For tonight. By the way, allow me to read scriptures a little, no? Kasi kanina, bago tayo nag-start, may binabasa ako. Ephesians chapter 4, no? Ephesians chapter 4, verse 25 to 32. I'll just read bits of it, no? Which are very, very, actually, I read this in a few Fridays ago, no? When we were talking about sibling rivalry. Sabi dito, therefore, putting away falsehood, this is verse 25 of Ephesians chapter 4. Putting away falsehood, speak the truth each one to his neighbor, for we are members of one another. Be angry, but do not sin. Do not let the sun set on your anger, and do not leave room for the devil. No? Ito pa, verse 29. No foul language should come out of your mouths, but only such as is good for needed edification. Yung makabubuti. Kung yung sasabihin mo raw ay hindi makabubuti, huwag mo nang sasabihin. Huwag mo nang sasabihin, no? That it may impart grace to those who hear. Verse 31, all bitterness, fury, anger, shouting, and reviling must be removed from you along with malice. Be kind to one another, compassionate, forgiving one another, as God has forgiven you in Christ Jesus. Now, in chapter 5, the duty to live in the light. Allow me to read some beautiful passages there that can guide us in what we're talking about. No, in what we're talking about. Try to learn what is pleasing to the Lord. Take no part in fruitless works of darkness, but rather expose them. Sana wala tayong kinalaman sa mga kalokohan. Sana wala tayong kinalaman sa mga kabulastugan, sa mga bagay na nakakasira ng relasyon at nakakasira ng ating pagkatao. Of course, verse 15, chapter 5, verse 15 of Ephesians, watch carefully how you live, not as foolish persons, but as wise, making the most of the opportunity, because the days are evil. The days are evil. Delikado na ngayon. No? So, talking about communication, tonight's short lesson, mini lesson, will be very helpful to us, I'm sure. When we talk about communication, of course, it's an exchange of information. And there are two kinds of information, two forms, cognitive and ano nga isa? Affective. No? Cognitive and affective. Now, may tatlong points dito, no? Tatlong subjects. First is the message, yung information, yung sender, and then the receiver, no? Kaya yung sender usually siya yung encoder at saka yung receiver siya yung decoder. Alright? I'd like to study this with you tonight. No? Kasi marami tayong matututunan dito. Hihimayin lang natin. First, the message. What is the message? Message is an idea. It can be ideas or feelings. Tingnan mo ha. Ideas or feelings. No? You communicate your feelings. Or you communicate ideas. Di man turo ko, you communicate your feelings and you communicate your ideas. Of course, with this kind of communication, you use both channels. What are the two channels of communication? The verbal and the non-verbal. Pero dapat ito consistent. No? Kasi minsan mixed. Ano ba ibig sabihin ng mixed? Kaya may question dito, are the channels consistent? Yung sinasabi ko ba tumutugma doon sa aking action? Ha? Tapos is the message true and clear? Klaro ba? O kaya minsan tama ito, no? Dapat nag-iisip muna tayo. Dapat iniisip muna natin kung anong sasabihin, ano ba talaga gusto mong sabihin? Ano ba talaga gusto mong iparating? Kasi minsan yung sinasabi kabaliktaran nung ginagawa o nung action, no? Diba? Galit ka ba? Hindi ako galit! Diba? Oh, hindi ako galit, pero bang, 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 bang.
Galit ka ba? Hindi ako galit. Bang, bang, bang. Bang, hindi ako galit. So makikita mo, dapat may consistency. Isa pa, minsan yung message natin, pag malabo, ang daming magiging cause na trouble noon. Pwedeng maging cause ng trouble noon. Yun, no? Alimbawa, ang gusto mo talagang ipahatid ay ganito. Eh, pero ang pagpapahayag mo ay hindi ganun. No? Parang, alam mo yun, yung naalala ko nga, sinampal nung nanay yung anak. Sabi mo, ba't mo ako sinampal, ma? Anak, sinampal kita kasi mahal kita. Oh, sabi mo, ginawa nung anak, sinampal niya rin yung nanay niya. Ba't mo ako sinampal? Nay, mahal kita eh. Hindi ko alam kung paano matapos yung sitwasyon na yun. Pero, yun ang sinasabi dito. Yung mensahe natin, klaro ba? No? Maiintindihan pa. Pero, bago maging klaro sa iba, dapat klaro sa atin. Eh. Kaya nga minsan, we have to be careful and be sure of the messages we send. Lalo na ngayon sa media. No? Tingnan mo, sa media, puputulin yung sinabi mo, tapos ikakopy yun. No? As lalagay yung picture mo doon. Eh, minsan kawawa ka, talong-talo ka, wala kang kalaban-laban. Diba? May sinabi ka lang, puputulin yun, i-slice nila yun. Tapos minsan, ang gagaling, idudugtong pa doon sa iba. Patay na, no? Nung pinagdugtong-dugtong, ang layo-layo na doon sa sinabi mo. Another to consider, the second point to consider here is the sender or the encoder. Sino ba yung sender? The one who constructs the message and sends it. Generally, the one who communicates is the sender. No? Siya yung nagko-communicate. Now, in communicating, in sending a message or an information, don't forget that it may be intentional or unintentional. Pag kinakausap ko yung asawa ko, I am sending a message. Intentional yon. O pero yung nakikinig sa yung nakakarinig ng mga anak ko, unintentional yon. Naintindihan niyo ba? Unintentional yon. O kaya naalala ko nung bata-bata pa kaming mag-asawa ni Sister Weng, may usapan kami na natutunan namin, pag mag-aaway tayo, huwag sa harap ng mga bata. Huwag sa harap. Nung lumalaki na sila, minsan may diskusyon kami, minsan nagkakataasan kami ng boses, no, nakalock na yung door. Mamaya-maya, pag bumukas na yung door, lalabas na yung dalawa. Ano nangyari? So, dito sa sender, this is nice, no? For those who are encoding, in order to send message, first, organize your thoughts, your gestures, your phrasing, your tone, yung tono mo, so that they can be understood clearly by the receiver. O, kaya nga, diba, ang isang gabay dyan na binasa natin, kung hindi maganda yung sasabihin mo, ebay, wag mo na lang sabihin muna, baka pwedeng ipagpaliban. Katulad niya, pag mainit ang ulo mo, wag ka na lang muna mag-engage. Pag mainit ang ulo mo, diba, huwag mo na muna sabihin, baka pwedeng yung natutunan ko dati sa isang kaibigan kong pare na huwag daw ako mag-engage pag galit. Take a walk. Labas ka muna. No, kasi malamang sa malamang, walang mangyayari. Kasi you might be sending a very clear message, but the way you might send it might be different, might be misconstrued. Maganda to. Lalong-lalo na tayo mga lalaki. Huwag nyo pong kakalimutan, ang pagpalit ng information, minsan depende sa emphasis. Eh, minsan may mga difference sa emphasis. Katulad niyan, ang isang difference, iba ang lalaki sa babae pagdating sa communication. Ang mga lalaki, generally, sa kanila pang nagsasalita, report. Oh, ano nangyari doon? Tapos, ganun. Okay. Tapos na. Ang mga babae, hindi report. Rapport. Paano sinabi? Galit? Paano yung tono? Ba't yung tono? Diba? Sumigaw ba? May kaibahan tayo eh. O ito pa, yung generation differences. O minsan, nakikipag-usap yung bata sa mas matanda. Eh, alam mo, minsan hindi maganda ang dating. Naalala niyo yung senior ko, yung mga anak ko dati, nung high school sila, bigla lang babanatan yung nanay nila, ma, chill. Napapagalitan sila noon.
Eh, biro mo, seryoso kang nagsasalita, nangangaral ka, babanatan mo. Chill! Chill, dude! Oh, dinududupak! Di ba? Merong ano yan, merong kaibahan yan eh. Kaya minsan talagang dahan-dahan tayo. Kaya pag nag-encode tayo, minsan hindi lang yung thoughts. The way we will have to bring it. Nakita nyo? Ay, nako, ganun ka. Eh, lalo na si Satanas. Lagi nakaabang si Satanas sa family. Oh, lalo kapag may mga gawain na ganito, pag may mga magagandang project, katulad nyo, naghahanda ng makinig, ay makita, kami, naghahanda na kami sa mga ganito, babanatan tayo ni Satanas. Minsan isang tono lang, may salita kang mabibitawan, sometimes you do not mean it. Eh, pero diba, hindi lang cognitive, merong affective. Ba't mo sinabi yun? Ay, hindi, ano lang, joke lang yun. Ah, joke. Eh, dito sa akin, tumabla eh. Be very careful. Be very careful. Especially when your parents, kids, young people, especially when your parents are growing old, you have to give them understanding. You have to understand that they perceive things differently from you. Especially your mothers, your grandmothers, yung mga ates natin, mga titas, aunties. Kasi sabi ko nga, ang babae, ito kaagad, ito kaagad ang bumubukas. Ito hindi, mabagal bumukas ito. Di mo ba maintindihan? Hindi, feel na feel ko eh. Yan. Now, isa pang point of course is the receiver, which is the decoder. Di ba? Yung ini-encode, i-decode niya. Ito naman, yung recipient of the message. Ito yung listener. But actually, they're not only listening. It's more of an active listening, more than just listening. No? And again, this may be intentional or unintentional. Ano ibig sabihin ng intentional? Pag intentional kang listener, you look at the person. You are full attention. Sometimes there are people who receives messages, yung kinakausap mo. Minsan, hindi, parang yung sinasabing unintentional. No? Naririnig yung sinasabi mo, tapos biglang, ano? Naano lang siya doon sa may, nakuha mo lang yung attention niya doon sa last part ng mga sinasabi mo. Oh, the rest are unintentional. Yan yung mga minsan na nakikinig na nakatingin sa iba, naka-cellphone. Tapos biglang, ano? Yon. Ouch. No? Now, tungkol sa decoding naman, the receiver makes sense of messages by decoding it into feelings, intentions, and thoughts that mean something to him or to her. Kaya di ba minsan, pag may kausap kang ganito, oo nga eh, oo nga. Tapos biglang, boom, may sinabi ka, ano? Ano? O, kasi nagde-decode siya eh. No? Nagde-decode siya. Now, this may be difficult for because decoders or listeners, they filter messages through their own perception and must cope with the filters of the sender and the environment. O kaya, di ba, pag nakikinig tayo, minsan nagpapayo kami sa community, no? Me, ako as a preacher, sometimes I, you know, when you hear things, when you listen to people, especially to those who are seemingly in extreme emotions, no? Very happy or very sad or angry, take it easy with your judgment. Take it easy. Kasi dapat i-decode mo nung maayos yun, trying to understand. Huwag mong gagamitan ng feelings. Katulad niya, ang daming nag-aaway sa text. Diba? Sa text. Yung text, pag na-receive mo yung text, babasahin mo yon. Walang feelings yon. Ngayon, depende na sa'yo kung bibigyan mo ng feelings. Diba? Diba lately nga, nalaman natin, talagang may kasamang feelings yon pag lahat capital. Diba? Pag lahat capital. May tawag doon yan. Ano ba yung tawag doon? Pag capital letters, lahat, uppercase. Naka-uppercase. Pag uppercase, ano to? Galit? Oh? Yung pala, hindi niya alam na hindi marunong gumamit. Katulad ko dati, no? Hirap na hirap. Lahat naka-uppercase. Tapos biglang magtatawag sa akin, brother, galit ka ba? Bakit naka-uppercase lahat? Ah, oh, may, ganun ba yun? Sorry. O di lowercase. Di ba? So, means, kaya maraming nag-aaway sa cellphone. Maraming nag-aaway sa cellphone. Just sa text lang. Kasi linalagyan ng feelings. Huwag mo munang easy ka lang. Kaya sabi nga dito, it sometimes may be difficult to the listener. Kaya sometimes it's nice to take it at face value. Sandali, sandali, anong ibig sabihin mo? Yan, tanong ka ulit para linawin. What do you mean? Are you mad? Are you sad? Or are you just saying it? Yan, linawin natin. Huwag kagad tayo mag-jump into conclusions. Brothers and sisters,
itong pinag-uusapan natin dito madali. At nako, hirap na hirap tayong ipagkasya to sa 30 minutes, no? O kaya basahin uli natin to kasi napakalaki ng saysay nito. Sabay-sabay tayo, basa, go! Love is the main factor in family communication. Care and concern should always be considered in the way we communicate, especially with our loved ones. Now, I picked up some reminders. No, this is from a beautiful excerpt. Sabi dito, be available, especially for parents. No, be available for your children. Sometimes yung mga anak natin, wala rin minsan gana makipag-usap sa atin kasi nakikita rin sa atin. No? Pero nainis tayo, di ba? Eh, pero tayo, meron ba tayo? Are we always available to talk? Kayo naman mga bata, if you like to talk to your parents, tell them. O pero pag sinabi ng parents, sandali lang ha, sandali lang, mamaya tayo mag-usap. O di, magantay ka naman. Huwag yung hara-hara ka dyan, di ba? Tapos listen well. Ha? Ito ang problema ng marami. Lalong-lalong mga kayo, mga kabataan. Ha? Minsan hindi nakikinig. Ha? Pinagsasabihan lang, hindi nakikinig. No? Minsan hindi pa tapos yung ano, di ba? Yung hindi pa tapos yung nanay, yung tatay, ha? Alam ko na 'yan. Paulit-ulit ka naman eh. Alam ko na 'yan, paulit-ulit eh. Ayun naman, kulit-kulit eh. Oh, daming mga ganon, sumasagot. Dapat nakikinig. Eh paano hindi uulitin? Mukhang hindi mo na intindihan, hindi mo naririnig. Di ba? Naririnig mo pala pero hindi mo inuunawa. Pangatlo, show empathy. Ano ibig sabihin ng show empathy? Minsan uunawain mo, ilagay mo sa minsan yung position mo dun sa nagsasalita. No? Minsan tayo, parang wala tayong pakialam sa feelings ng iba. Wala tayong mga lalaki, di ba? Minsan hindi tayo feeling eh. Hindi, dito tayo eh. Pero paminsan-minsan uunawain mo yung asawa mo, no? No? Kayo rin mga babae, kakausapin nyo yung mga anak natin, no? Yung mga anak natin. No? Ay nako, show empathy. Minsan titingnan mo, sikapin rin natin na maramdaman yung kanilang nararamdaman. Amen? Of course, be a good role model. This is particularly, oy, this is not only for parents, ha? Even for young people. Lalong-lalo na kayong mga pinag-aaral at may pinag-aralan kuno. Pakita nyo naman yung pinag-aralan nyo. Be good role models, no? Minsan, hindi malaman, hindi maintindihan kung kailan kayo nakapag-aral. Ang gaganda, nagsisikap na paaraling kayo sa magagandang schools. Pero minsan, ang babastos. Ha? May mga kabataan, ang babastos magsalita. Akala mo kung sino na. Ay, nako. Paano yon? Remember the words of Paul, of St. Paul to Timothy? 1 Timothy chapter 4, verse 12. Young people, be examples. Be examples. Not only to young people like you, but to all believers. Ah, kaya dapat yung mga young people, you should also be examples to us on good conversation. Of course, be understanding. We talked about that already. Having kind words. Nako, brothers and sisters, no? Alam ko, time na. Pero, mga kapatid, ang ganda nito. At sana yung napag-uusapan nyo ito. My co-preachers, if you're there, you can talk about this because this is family matters and this never goes out of age. This is always in tune. This is always on time. This is always real time. This is always relevant. This never goes irrelevant because this is family matters. We should communicate well. And you know, we can always ask the Lord. Alam nyo, ang dami dito sa pinag-uusapan natin nakukuha sa dasal. Pero sabi ko nga, practice. Okay? Practice. Sasabihin ko ba? Ngayon na ba? Sa kanya ba? Paano ko sasabihin? Practice. Control. Pray to the Holy Spirit for self-control. Amen? Okay. God bless you. Pakisabi sa katabi, God bless you. Oh, God bless you. Praise be to God. Question remains. Oh, the question remains. Anong tips? At meron pa. What are your, pakiano po ito for next meeting, no? What are your difficulties? What are the challenges you have in making the family harmonious? No? In creating and developing and maintaining harmony in the family. What are your challenges? Ano ba yung mga obstacles na nararanasan nyo o na-encounter natin, no? The obstacles for the family to maintain harmony.
Yan, alam ko, meron na akong mga linista, no? So, I will say again, you can type it anytime you watch this. Type it so we can discuss it in this coming Friday. What are the obstacles and the challenges that your family encounters, no? The challenges to maintain harmony, no? To maintain harmony. Amen? All right. So, maraming salamat muli. Oh! Brothers and sisters, ganda ng usapin. Pamilya, pwede nyo pong ipasa, pwede nyo i-share. Tapos ganun pa rin, no? Kasi within the week, we gather all your comments, your suggestions, your answers to the questions. Like our question tonight is, what are your obstacles and challenges to keep the harmony in the family, especially regarding communication? Alright? Pray tayo. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, thank you once again for your great love for us. Thank you for these channels of your word and your care and concern for the Christian family. Please bless our family, Lord. We are under attack by the devil. We are the playground. We are the battleground, as they say. But we know we are strong because you are there. Thank you for these words of wisdom, your words, and your love that make us whole. Please continue to bless us, especially the young people, the younger generation, that they may continue to embrace you, to place you where you really belong in our hearts. And bless all those young couples, Lord God, the young families, that they will always cling to you as their source of love and strength through the difficulties of married life and family life. And Lord, thank you so much. Please continue blessing this endeavor. Of course, my team, the Hand of the Sower Catholic Community, the social media of the Sowers, and of course, my family who's always here. Please thank you, Lord God, and please continue to bless us, especially amidst these trying times. And we ask this, Father, through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. May our good God continue to bless us in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 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 I'd like you to see, before you go, I'd like you to see my girls. These are my backup. That's Aji and that's Kathy. My family, yung wife ko nandun sa labas, nanonood sa at nagsusupport sa malaking screen. Bye! God bless you. Friday ulit, 8 o'clock. Oh, come, Sister Wings!